Mommy, can we buy shomai? We can make. Why do you have to buy? Adele, catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is life fest. Gagawa tayo today ng shomai na budget ang recipe. Kailangan natin ng ground pork. Pero konti lang. Mga less than 1/4. Kailangan natin ng wonton wrapper at saka konting crab stick. Kailangan din natin ng konting spinach balls. Wow! Of course, I'm going to put more vegetables. Tsaka konting shiitake mushroom. Yan. We also need 2 eggs. Na mga ingredients natin. Isa-chop lang natin yung mushroom. And so, into pieces na gusto natin, hindi natin mararamdaman sa dumpling or sa shomai natin. So, dadice lang natin siya. Yan. Ganyan kaliliit. Kung gusto mo pang mas maliit, eh, okay din. Gusto nyo mas smaller, pwede namang ganyan-ganyanin. You can mince it. Pero okay na sa akin yung ganyang size. Tapos sa spinach naman, imi-mince din natin siya. Or basta gaganyanin. Frozen spinach to. Frozen balls. Magtaka kayo, bakit ako gumamit ng imitation crab sticks? Kasi allergic kami sa hipon. So, i-chop lang natin siya ng maliliit. Kung gusto ninyo mas maliliit pa, pwede nyo paghiwa-hiwalayin. Tapos tsaka nyo i-chop ng mga ganyan-ganyan. O, diba? Tad-tad siya agad. Depende na sa inyo yan. Sa mixing bowl, lalagay lang natin yung ating konting ground pork, the crab sticks, the spinach, there. Tapos yung minced natin na mushroom. Lastly, isang itlog. Yung isang itlog later on, ito, gagamitin natin to pang balot sa wonton wrapper. Pasasarapin na natin siya with a little oyster sauce. Siguro, mga tansya-tansyang 2 tablespoons. O, ayan, ganyan. So, some climber salt, konti din lang sa tansya-tansya. Lalagay tayo ng konting pepper. Kung gusto mo madami, didamihan mo. 1 tablespoon ng cornstarch. Yan. We will use our hands and mix this. Why? Because we're going to make it sticky. Pagka kutsara yung ginamit mo, ganyan lang kalalabasan niya. So, meron tayong gagawin later. Parang kulang pa yung cornstarch kanina, dinagdagan ko ng 1 more tablespoon. Alu-aluin ko. Yan. The longer you mix it with your hands, gaya nung ginawa ko kanina, the stickier it becomes. Kasi ang muscle, or syempre, gumamit tayo ng karne. So, ang protein strands niya, may actin at saka myosin. Yun yung, kapag gumalaw-galaw sila, lalo silang nagre-release ng protein na yon, tapos nagdidikit sila together. So, ang nangyayari is, maganda yung kinalalabasan niya kapag naluto siya. Hindi siya yung mga shomai na bukol-bukol. Kaya kailangan talaga, hahaluin natin to ng mabuti. Yan. Ayan o, pansin nyo, sticky na siya. Hindi katulad kanina, parang hiwa-hiwalay. So, ito na yung isang itlog. We will add 1 tablespoon water. Yan. Mix lang natin siya. Gagawa tayo na egg wash. Bakit ko gagawin to? Kasi luma na yung wonton wrapper ko na freezer burn na. Ayan o. Diba? Luma na siya. So, we'll add 1/2 tablespoon lang. Tapos, lalagyan na natin siya ng egg wash. Ayan. Kung gusto mong dagdagan yung tubig, di sige, dagdagan mo. Konti lang kasi yung wonton ko. Tapos yan, ganyan lang. Wala nang special way of wrapping it kasi nga pangit yung wrapper ko. Pero kung may special way of wrapping it ka, hindi gawin mo. Oh, diba? Napakapangit ng wonton wrapper ko. Hindi kasi namin na ibalot ng maayos.
Oh, eh, di, ayan. You can reduce the meat. Then, and then, just make pachamba like that. So ugly. So, I'm already slowly losing hope with this. There. Tsaga-tsaga lang, friend. Kasi, Marichef, huwag mo naman. Kailangan nagtitipid tayo. Mm. Ayan. Isi-seal lang natin siya. Yung parang gusto niyo nang bumigay. Pero ayaw mo pa siyang pag-resignin. Charot. Ganyan din naman itsura niyan pag pumasok sa tiyan natin at na-digest natin, di ba? Yan ito, nakahanap ako mas magandang wrapper. Oh, di ba? Oh! Ikaw magtapos niyan na ka. Gusto mo yan, di ba? Gusto mo yan. Gawa po. Ang dami pang hugasin ni Ate Jonna. Kala nyo mabuting ina ko, ha? Malaki. Little lang, baby. Can you put that all in your mouth, that big? You think I cannot? You use your common sense. Use it. Come on. You think I cannot, mommy? We finished making the wontons or the shomai or the dumplings. Excess egg wash and excess na stuffing. In a hot pan, maglalagay tayo ng oil. And yung leftover, igigisa natin. Kapag nasauté na natin siya, maglalagay na tayo ng water. Ting water lang. Mix lang natin yan. Some salt. Some oyster sauce. Konting pepper. Pag kumukulo na siya, pwede na natin ilagay yung egg. Ayan na yung egg. Yan! Hihinaan natin yung heat para hindi siya kumukulo. Tapos tsaka natin ngayon lalagay yung mga pangit natin na dumpling. Ayan. Maganda pa yung gawa ng anak ko kesa sa akin. Ayan, unti-unti na siyang napupuno. We're just going to let it simmer for 15 to 20 minutes. Very, very low heat. Okay? Sobrang low heat lang. Ang bango. Ang mukha na siyang ano, pancit molo. Oh! Yeah! Ang pancit molo. Titikman ko. Lasang hotel. We're going to make a really good sauce. Oh, dipping sauce. So we need bliss through faith na chili garlic oil. Oy. Tara, buksan natin. Ayan, tingnan natin up close. Uy, parang sarap. Tikman natin. Tikman ko muna, baka sobrang anghang, ha? Uy, sakto lang. Uy, pwede sa mga bata. Parang matamis asip siya. May tamis anghang. Sarap. Tika muna tayo ng calamansi. Yan. Add tayo ng oyster sauce. Mix natin siya. Lagyan na natin yung wonton natin na mukhang pansit molo. Na natin ng oyster sauce with calamansi. Tapos tong chili oil ni Bliss True Faith. Oy! Lalagay tayo madami. Ganyan. Oh my gosh. Daong sibuyas! Oh! Shomai! Sarap.
Masarap na. Yeah.